Guys, ito nga pala yung actuator motor dito na nakakabit sa may transmission. Hello guys, welcome back to my channel. Ang ipapakita ko ngayon sa aking vlog saka isi-share ay kung paano pagganahin yung 4-wheel drive kahit sira na yung transmission 4-wheel drive controller. Tara, let's go! Hello guys, ito pala yung work order ko ngayon, service vehicle na Toyota Hilux. Ito yung ginagamit na service vehicle ng mga manager saka mga supervisor sa mining operation doon sa mining site. Tunnel, ito nga pala yung gagawin ko ngayon. Kung paano pagganahin yung 4-wheel drive kahit sira na yung transmission control ng 4-wheel drive. Guys, kapag sira kasi yung transmission control ng 4-wheel drive, hindi rin gagana yung dalawang actuator motor, yung dito sa may transmission saka yung doon sa may harap, sa may CV joint. Guys, dito sa mining site, kailangan gamit na gamit talaga yung 4-wheel drive, lalo na pag umakit ng mga matatarik na bundok sa pag madudulas yung kalsada. Ito yung ginagamit nila para makapit. Guys, ako ay nagsagawa na ng sikap saka troubleshooting sa electrical ng 4-wheel drive kung bakit hindi siya gumagana. Nakita ko na may problema yung electrical system, yung electrical wiring ng 4-wheel drive, kasi yung connector doon sa may actuator motor sa harap na basa ng tubig, kaya nagkaroon ng shorting saka sira din yung sensor doon sa plat, kaya nasira yung transmission control ng 4-wheel drive. Guys, kaya ito pinapagawan muna sa akin ang paraan kung paano pagganahin yung 4-wheel drive kahit sira na yung transmission control. Pero gumagana pa naman yung actuator motor dito sa may transmission kung saan nakakabit yung cross joint ng propeller papunta doon sa front ng 4-wheel drive. Guys, ang trabaho pala ng actuator motor ay pagganahin or engage or disengage yung propeller ng 4-wheel drive papunta doon sa harap kung saan nandoon yung isa pang actuator motor para doon sa CV joint. Guys, yan yung rear actuator motor nakakabit sa may left side ng transmission. Guys, dito sa ilalim sa may gilid ng transmission, dito nakakabit yung rear actuator motor. Ito yung nagpapagana sa propeller papunta doon sa 4-wheel drive. Guys, medyo masikip lang talaga yung location ng piston ng actuator motor dito sa front wheel drive. Halos kamay lang yung magkasyak, isang kamay lang, daliri lang yung makatouch.
guys, hintay ko na itesting yung switch ng forward drive, pero error yung lumalabas sa monitor. Guys, nag-appear sa monitor yung error nya, forward drive malfunction. Guys, nag-busted fuse yung na-busted yung nilagay ko na fuse. Yeah, hindi pwede. Guys, ito nga pala yung transmission controller. Ito yung naglolo ko. Ito yung may problema. Kaya gagawan ko ng paraan. Guys, ito nga pala yung actuator motor dito na nakakabit sa may transmission para sa front wheel drive. Ito yung pinaka-actuator motor nya. Yung isa naman, yung nasa harap, nandun sa ilalim ng yun. Nandun lang sa harap yung isang actuator motor. Masyadong masikip yung pisto, yung pinaglagyan. Kaya mahirap. Mahirap mag-wiring o mag-check ng electrical wiring. Sobrang sikip. Guys, ito palang yellow. Ito yung sa actuator motor. Positive. Yung black wire naman, ito yung sa negative. Pero nagpapalitan yung kuryente dito. Kumbaga, nag-change polarity siya. Depende sa pag-unang switch. Halimbawa, pag-engage, yung positive napunta sa black, yung negative napunta sa yellow. Pag disengage naman, yung positive napunta sa yellow, yung negative napunta sa black wire. Reversible current or change polarity. Ito naman yung sa switch. Ito kung magtatap ng sa switch. Guys, kukunan ko lang ng continuity. Ito yung white wire saka yellow wire para sa on actuator motor. Guys, para mapagana pala na actual yung actuator motor nitong four wheel drive, ito yung red and white. Ito yung sa front actuator motor. Bali yung kuryente dito nag change polarity or nag-change polarity or nag-reversible yung kuryente. Nagpapalitan yung kuryente. Pag-engage, yung positive na pupunta sa white. Pag yung negative na pupunta naman sa red. Baliktaran, nagbabaliktaran siya. Yan o. Yellow and black. Ito yung sa actuator motor na nakakabit sa may transmission. Itong red and white, ito naman yung actuator para doon sa front wheel drive sa may CV joint. CV joint. Ito yung nag-i-engage doon sa may CV joint. Guys, ito nga pala yung transmission controller. Nagmamalfunction na ito, kaya gagawan ko ng paraan para mapagana ulit. Kahit nasira na itong transmission controller. Guys, sa gagawin ko pa lang ito, bali bypass ko muna itong transmission controller. Para bali ginawan ko lang ng paraan para
mapagana itong four wheel drive. Gagawin ko ng temporary wiring. Guys, sa part 2 ng next video ko, itutuloy ko yung ginagawa ko, yung activity ko sa service vehicle na Hilux, kung paano pagganahin yung four wheel drive kahit sira yung transmission four wheel drive controller. Tara, let's go. Guys, kung bago ka parang sa aking channel, please like, comment, and subscribe. Thank you very much.